Yun, ibabalik na natin to. Nakita nyo, ito yung tubo natin. Ito yung plans natin na tinanggal dito sa layout natin. Pattern, ha? May pattern po ito. Mabilis to na trabaho. Kasi naka-pattern na siya. Hindi katulad nung ginawa natin doon sa generator na nakaraan. Walang pattern yun. Without pattern yun, kaya medyo matagal yun. Maproseso yun. Kailangan ng ano yun, ng sapat na experience. Pero ito, lagyan nyo lang yan dyan ng brace para pwede nyo tanggalin. Iiwan nyo lang to. Tapos, maglagay lang kayo ng marking. Napaka-importante ng marking kasi hindi kayo maliligaw. Kasi yan, magkaiba yan ng size dun. Medyo tagilid yan eh. Kasi yan yung pinaka-original. Kaya kailangan nyo yan. Ngayon, ibabalik nyo lang dyan kung saan yung meron kayong pinag-grindan. Para hindi kayo mahirap. Let's say, yan yun. Ayan yung ilalagay nyo dyan. O, babalik nyo lang siya dyan. Tapos sabay papasok yung tubo. O, execute ko na. O, sige. Yan sinasabi kong make sure na medyo may distansya siya. Ayan, nakita nyo? Ayan o. O, may gap na siya. Ayan. Pwede nyo ang hinangan dyan. Kahit tatlong pasada kayo dyan sa loob. O, diba? Nagagalaw nyo. Tingnan nyo. Oh, pwede nyo alisin, 'di ba? Oh. Pwede nyo alisin, napapasok nyo, nagagalaw-galaw nyo. Ganyan sana. Kahit tatlong pasada. So 'yan. 'Yan ang tinatawag na layout pattern. Mga tropa ha. Make sure may marking kayo diyan ha. Ayun ha. Oh. 'Di ba? Walang kahirap-hirap pag nahinang nyo 'yan. Paikot ha. Take note, paikot. Isang pasada, dito rin isang pasada. Kahit dito, kahit mag-spot-spot na lang kayo. Medyo palamigin nyo lang ng konti, tapos tanggalin nyo na. O, di pwede nyo nang weldingin ng paikot-ikot. So, papakita ko rin sa inyo proseso nun para sa mga beginner ito, ha. Kung kabisado nyo na, alam nyo na tong layout my pattern, eh, disregards this video. Ito ay para sa mga tropa lang natin na kasama natin na welder na nag-in-situ pero hindi nakapagtrabaho sa shipyard or baratero. Hindi naka-experience ng mga layout na ganito. Para sa kanila itong video para matuto sila. Magiging itsura ng isang pasada niya sa loob. Kailangan talaga lagi kayong merong gap sa loob kasi dyan una nabubulok. Hindi naman nabubulok yung labas na hinang eh. Mga tropa, hindi yun mabubulok ng seawater. Ang unang kakainin niya sa tubo, believe me, dahil ilang dekada na tayong nagbabarko at Peter sa barko, alam natin pag nagre-repair tayo, palaging ang nasisira, ang kinakain ng seawater, itong loob, ito. Kaya make sure, itong hinang nyo, ito, isang pasada, dalawa. Kapag meron pang bakante, pwede nyong itatlo sabay, pantay nyo na lang dyan. Pwede nyong i-grind ng konti, pantay lang dyan. Importante, huwag kayong magtira ng ganyan. Nakita nyo, laki pa ng tira. Pasadahan nyo yan, punuin nyo yan hanggang dito. Hanggang ma-level siya sa plants, okay? So, tirahin pa natin ng parang pangalawang pasada. Yan ang unang mabubulok, ha? Ulitin ko, yan ang unang mabubulok. Yan ang pangalawang pasada. Nakita nyo? Di ba? Yan. Medyo okay na, di ba? Pero, ang gusto ko dyan, pantay ko pa dito kasi meron siyang undercut dito sa taas. So, titirahan ko pa siya. Medyo babawasan ko lang ng konti para tumaas dito. Tapos, igagrind natin yan para pumantay. Para hindi mabulok ng seawater. Okay? Siya pa. Parang tatlong pasada yan. Solidong-solido yan. Abutin niya ng apat na taon. Di yan mabubulok basta-basta dito. Dito. Mabubulok na siya dito siguro sa loob. Sa loob. Itong tubo na to. Kasi yung plants, galvanized yan eh. Kaya hindi yan basta mabubulok. Tingnan mo, ginamit ulit natin to galvanized. Tingnan na natin. So, wala na yung undercut sa taas masyado. Pwede na natin grind. Halos pantay na siya. Papalinisin lang natin. Paklusan lang natin ng konting grinder. Thank you.
bilisan lang natin ang ano yan, grinder. So atin na ano, tinan nyo. Diba? Bantay naman siya halos. Oh. So, yan pa lang, sakto na kayo. Wala na kayong undercut dito masyado. Ayan, oh. Wala na kayo masyadong undercut yan. Ito. Gagrinder nyo na lang yan ng konti para hindi bumangga sa gasket. It means, punong-puno yan. Malabo kayong mag-leaking dyan at mabulukan. Bakit kamo? Sa loob pa lang, sigurado na kayo. Yung labas nyo, pwede nyo pagandahin kahit ano lang, root pass finishing lang. Root pass capping, okay na yun. Kasi dito, nakatatlo na agad kayo eh. Gets nyo? Nakatatlong pasada na agad kayo dyan eh. So, pag grinder nyo yan, maganda na yan. So, subukan natin grinder eh. Yung sanding disc lang, yan o. Atan yung grinder ko. Hindi yan matalim. Panghasa yan ng stainless eh. Ito eh. Panghasa to sa stainless. Sanding disc to, sanding. Hindi to sa pang ano talaga. Nakatatlong pasada kayo. Tingnan nyo. O, oh, diba? Ayun mo, mausok-usok pa, o. Oh. Mainit-init pa yan, o. Oh. O. Oh. So, dyan pa lang, pantay na kayo. Ayan, o. Oh. O, oh, wala na kayong awang. Gasket na lang katapat nyan. Tsaka kayo ngayon tumira dito sa, ano nyo, dito. Diba? I-root pass nyo muna yan ng isang pasada. Diba? Tsaka nyo ngayon, huwag nyo muna tirahin yung ganti nito sa ilalim. Baka bumaloktot sa sobrang init eh. So, dito naman kayo. Yan ang finished product ko, oh, mga tropa. Oh. Mainit pa kasi, kaya hindi natin ikakabit. Turo ko sa inyo kung saan natin niya ikakabit. Natin yan. Dito yan. Dito yan, mga tropa. Yan, yan. Ayan, oh. Ito yung butterfly niya. Yan. Yan, yan. Pag ganun yan. Yan yung marking natin. Ayan, oh. Kita nyo. Yan. Tinagrinder ako. Yan yung nakatapat. Ganyan pagka, ano, sa mga beginner, ah, mag-marking muna kayo kahit na pentel pen yung permanent ink. Pero mas maganda sa akin, ginrain ko na at least hindi mabubura, di ba? Nakagrain eh. Wala namang problema yan. Ayan, oh. Yan, yan. Tingnan nyo. Hindi yung pantay, kaya dapat naka-layout pattern kayo. Pwede, pero pwede natin tirahin. Sabi ko nga sa inyo, kahit walang pattern, kaya natin tirahin yung. Kaso nga, pag mabilisan, pwede natin i-pattern na yan para mas maganda. Total, wala naman tubig dahil lahat ng generator sa dry dock, pinapara yan. Ah, wala yan. Naka-sure connection tayo. Ayan, oh. Hindi umaandar. Tingnan nyo. Walang ingay. Yeah. Ito nga pala yung ginawa natin. Ayan, nakita nyo, nakakabit na. Ayan, oh. Diba? Walang layout yan, pero nakakabit na. Ayan. May gasket, oh. Pasok na pasok lahat. Okay?